akong kilala na magaling na plastic surgeon na kaya ayusin yung mukha mo. I doubt kung papayag siya na pagandahin ka niya ulit pagkatapos mo siyang i-frame up. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo, frame up. Kung hindi ikaw, sino? I don't know. One thing I know for sure. Maniningil ako sa lahat ng ginawa mo sa akin, Lena. Umanda ka at kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Sinusumpa ko yun, Lena. With everything that's happened between us, can we get past this? Sira ulo ka ba? I love you. Hindi kita mahal, Adrian. At hindi ko kayang mahalin ng kahit na sino sa pamilya. Nagpagawa ka ng bomba? Babaliw ka na ba? Kung kabaliwan ang galit ng pagkamoy, oo. Hindi ko palalampasin yung ginawa nila kay Ate Ramona. Pero para pasabugin ang planta ng Royal Wellness, paano kung may mga madamay? Gusto ko lang isabotahe yung mga produkto na nakastock doon. Hindi yung magagawa ng Lena na kilala ko. Yung kasama ko buong buhay ko, yung taong mahal ko. Jonah, ako pa din to. Ang babaeng nagmamahal sa'yo, pero kailangan ko tong gawin. Basta ako dyan. Pwedeng mahalin ni Lena. If I can't have her, nobody can. Sabi ni Bibing, kaliwaan mo daw iaabot yung balanse. Nasa loob na ba ang bomba? Opo. Sigurado kung wala ng tao sa loob? Sigurado po. Ito, gusto mo, ikaw na gumawa. Sige. May 10 minuto yung bomba para sumabog. Para makalis muna tayo rito bago sumabog. Sigurado na po ba kayo? Oo. Ito umalis dito. Tulong! Tulungan niyo ako! Thank you.
Kasi nakita kung sino yung pumukpok sa akin eh. Nagising ako, nandun ako sa loob ng bodega. Katabi ko yung bomba. Mabuti nga nakalagan ako ni Lena eh. Ano pa pumasok sa isip mo? Ba't tinangay mo pa yung bomba? Yan din ang gusto kong malaman. Bakit hindi ka nalang tumakbo palabas, siniwan mo yung bomba para sumabog sa bodega? Pagka ginawa ko yun, nasabog yung buong bodega. Oh, kasama ng mga produkto ng Royal Wellness. Sorry, Joseph. Mas mahalaga pa yun sa buhay mo. Hindi ho. Yung mga produktong yun kasi ang magbibigay ng pagkakataon para may ahon yung kumpanya. Ginawa mo yun para sa Royal Wellness? Ginawa ko yun para sa'yo. Bigat at malupit ang pinagdaanan mo sa kami ng mga narsiso. Bawat isa sa kanila, sinaktan ka. Kaya hindi kita masisisi kung kamuhian mo sila. Pero hindi nakilala kita eh. Mabuti kang tao. Pag pinasabog mo yung planta, pagsisisihan mo yun. Ayokong bitbitin mo habang buhay. Masyado akong kinain ng galit at pagkamuhi sa mga narsiso. Hindi ko alam. Akala ko sila yung magdudusa. Hindi ko alam. May iba na palang nadadamay na dahil sa akin. Yung piyado ng Royal Wellness. Yung mga taong mahal ko. Senta Ramona, ikaw, Jordan, hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo. Kung nawala ka. Tama na, tama na. Tama na. Ano ka ba?
Alam naman natin na hindi ako madaling mamatay. Ang dami-dami ko pang pangarap sa buhay. At isa doon, ikaw. Hindi ako pwedeng mamatay hanggat di nagiging tayo. Hindi dapat pala, huwag mo na katang sagutin para humaba na humaba yung buhay mo. Jordan, salamat. Salamat dahil niligtas mo ulit ako. Hindi na mula sa bomba o sa mga narsiso. Niligtas mo ako laban sa sarili ko. Ate, kamusta po kayo? Eto, parang tinadya ka na elepante. Pero sabi ng doktor, maayos na naghihilom ang stab wounds mo. At saka walang infeksyon. Idol talaga kayo, Dok Ramona. Ang tibay! Pero ano daw po bang nangyari sa investigasyon? Sino daw pong sumaksak sa inyo? Hindi na mahalaga kung sino yon. Bayaran lang sila. Ang dapat nating malaman kung sino ang nag-utos sa kanila. Sigurado akong si Vanessa yun. Meron pa bang iba? Pero malinis talagang trumabaho itong sila Vanessa eh. Kasi yung mga inmates na gumawa niyan sa'yo, ayaw magsalita. Darating pong araw, matitiso din yung Vanessa na yan at lalabas lahat ng baho niya. Aba, wala na siyang power ngayon. Wala na si Lucas, wala na si Conrad, at wala na siyang datong. Di magtatagal, babos Royal Wellness. Ate, Doc, Chet, tungkol doon, nagbago po yung isip ko. Sa tingin ko, dapat natin isalba ang Royal Wellness. Alam ko po na hindi ito magiging madali, pero umaasa ako na sana po matulungan niyo ako. Nakikipag-coordinate na po ako ngayon sa marketing team nila. Sa tingin ko, kailangan kong silipin ang bawat department para maayos yung sistema nila. Mabuti naman kung ganun. Suportado kita, alam mo yan. Kahit na yung una mong desisyon, di kami agree doon. Alam ko na mananaig pa rin ang kabutihan mo. At hindi ka papayag na madamay ang mga taong inosente. Yun naman kasi yung Lena ang kilala ko eh. Salamat po sa inyo lahat, ate. Salamat. Pero inaamin ko, mas madali po nung kasama ko pa po kayo. Oh, andito naman ako ah. Pero ate, hindi kayo malaya. Hindi naman kayo dapat nakakulong ngayon eh, dahil wala kayong kasalanan. Kahit kano pa po ako nahihirapan sa negosyo ngayon, kahit ano pa po yung kinakaharap ko sa MNR at Royal Wellness, ate, pangako, gagawin ko ang lahat para makalabas kayo dito. Para sa'yo. You signed the divorce papers? Oh, malaya na ako. Kailangan malaman ni Lena to. Masyado ka naman excited. Sige na, tawagan mo na. Sabihin mo na yung good news. Baka busy lang. Thank you so much for signing the papers, Raish. This means so much to me. What made you change your mind? Nagising lang sa katotohanan. Finally na yung masasabi. Lena, nahako na yung phone sa yung computer ni Adrian. May nakita ka? Meron siyang bank transfer sa isang offshore account. 1,000,000. Baka doon niya nilagay yung minana niya. May balak siya mag-abroad? Siguro. Pero may nakakapagtaka eh. Ano?
marami siyang credit card. Pero may isa siyang credit card na palaging ginagamit sa probinsya ng Gudun. Nakakapagtaka doon, araw-araw nagagamit eh. Araw-araw siya nasa Gudun? Paano nangyari yun? Di ba may kilayuan yung Gudun? At nandito naman siya lagi, kung hindi sa Royal Wellness, nasa akin ang gugulo. Ibig sabihin, may gumagamit ng credit card niya doon. Hindi kaya baka nanakaw yung credit card ni Adrian na hindi niya namamalayan. O baka yung bomber niya si Juan Reynoso, yun yung gumagamit. Yun yung kailangan natin alamin. Pupunta tayo ng Gudun. Lena! Lena! Miguel! I have good news. Si Rachel, pinirmahan niya na yung divorce papers. We can finally be together now. Finally! Masaya ako para sa ating dalawa. You know what? We should celebrate. Ito yung araw ng kalayaan ko. At ngayon na malaya ka na, anong plano mong gawin? Well, I just want to be with you. Pwede naman. Habang buhay, kung gusto mo. Well, what do you mean? Gusto mo ba akong pakasalan? Oh, yes, of course. Mapopose ka muna. But wala akong ring ngayon. Miguel, hindi ko kailangan ng engagement ring. Ang kailangan ko, ikaw. Magdalena Mendoza, will you marry me? Yes, I will marry you. Bukas na bukas, bibili ka ng engagement ring. Yung pinakamagandang mahahanap ko para sa'yo. Miguel, konting hintay pa. Hindi ba mas exciting kung gagawin natin lahat ng yan sa first night nating mag-asawa? Pero kakapropose ko lang. Ang tagal pa nun. Hindi naman natin kailangan maghintay na matagal. Mag-set na tayo ng wedding date. Kahit civil wedding lang, okay na sa akin yun. Ang importante lang naman, di ba, maging mag-asawa na tayo. If that's what you want. Gabi na magpahinga na tayo? Okay. I love you. Good night. Hindi ka pa rin nagbabago, Miguel. Hanggang ngayon, manluloko ka pa rin. Ikaw at si Adrian, pareho lang kayo ng hulma. Mga nagpapanggap na decenteng tao. Pero umaalingaso pa rin ang mga pahong tinatago niyo. Umanta kayo sa ganti ko. Hindi po nagtutugma sa kwento eh. Baka dapat si Adrian ang bantayan natin. Ang namatay si Lucas, siya ang pinaka-nakinabang. Ngayong Biyernes, mag-ingat sa pag-iimbestiga. I wanna try something new. A province called Gudun. Nandito siya ngayon sa Gudun. Pumunta ka mag-isa? Hindi mo kakayanin ang makikita. Lena, huwag kang kikilos mag-isa. Pagkakataon ko na to para malaman kung anong kinalaman ni Adrian sa nangyari kay Lucas. Pagkahanapin! La Vida Lena, the final rampa.